Yo, what's up mga kapatid, kumusta? Ngayon araw, madalian lang upload natin. Gusto ko lang ibahagi itong naisip kong i-build para dito sa origin. So, same lang dito sa team natin, pero papalitan lang natin to na halos kapareho lang, may ibang parts lang. So, kailangan yung mga axi natin, medyo related yung may link o may connection yung mga parts nila, okay? So, hindi ko pa alam kung mabibili natin to, pero isa-share ko lang. Tapos kung meron kayo pambili, pwede nyo bilhin itong naisip nating team, okay? So, check natin dito sa marketplace. So, ito yung magiging ano natin, backline. So sa atin kasi, ito yung backline natin, okay? So, itong reptile na to. So, tricky. Ito yung parts niya, tricky. Maganda tong tricky kasi meron tayong heel, okay? Tapos Kotaro, maganda pa rin naman talaga yung Kotaro kapag alam nyo gamitin. So pag may taunt, hindi to maganda gamitin. Tapos ito yung Prezard, kung saan lagi natin tong napapakinabangan lalo na sa pag 1v1. Isa to talaga sa pinaka nakakatulong dito sa reptile na to. Tapos itong Scaly Spear na sakto lang siya, 67 damage, pero papalitan natin yan na mas better dyan, okay? Ito yung papalitan natin dito. Tapos, Bone Sail. So, maganda pa naman talaga yung Bone Sail kasi yung draw card. Lalo na pag nagamit natin yung Tiny Dino. So, para mas mabilis mashuffle yung draw pile natin. So, ito naman na ano niya, Tiny Dino. Ito yung pang burst talaga natin dito sa backline reptile. So, punta tayo dito sa plant. Okay, so ito yung plant natin. So, wait, balik tayo dito. So, ito na yung magiging labas niya. So, same lang yung parts, Tricky, Prezard, Bone Sail, Kotaro, tas Tiny Dino, at ito yung ipapalit natin. Kung doon, mas maganda talaga to. 60 lang siya, pero meron siyang bleed, okay? So, apply bleed per turns. So, isipin mo, pag 1v1 may bleed yung kalaban mo, di ba? So, napaka sulit nitong parts na to sa, para lang dito sa backline natin. So punta naman tayo dun sa plant. So ito yung plant natin, no? So halos same lang. So ito yung parts niya naman, scar. So maganda tong scar bucket kasi pag ginamit natin to, zero cost siya. Kukuha tayo ng one reptile card. So, sa early game, lumalabas na to. So, makukuha natin kaagad yung Tiny Dino para maritin natin kaagad yon. Tapos, ito naman na serious. So, malakas yung damage niya pag una mong ginamit. Pero, madi-disarm ka nga lang. So, depende sa inyo yan. At ito yung pinaka malaga dito sa plant natin, yung Sakura. Alam nyo na yung effect nito. Yung kada play ng card, mag-heal siya. Tapos cactus, siyempre damage, kailangan din natin ng damage ng plant. Tapos pumpkin, tapos cattail. So anong ipapalit natin dito? Ang naisip ko, ipapalit natin dito ay walang iba kundi itong back part natin, yung pumpkin. Kasi marami na tayong shield, di ba? So may mga shield na tayo dito sa mid axie natin, sa support natin. So bali tatlo na nga yan. Plus ito pa na Bone Sail plus Pumpkin. So, bali meron tayong limang shield sa team natin. So, ipapalit natin dito ay ito. Itong watering can. Okay? So, natuklasan ko lang to yung may nakalaban akong watering can. So, kapag, ang sabi dito, target any ally, next turn after any ally is attack, add one pure water to your hand. So, nakita ko yung kalaban ko, lagi siyang gumagamit ng parang zero cost tapos nag-heal siya. So, bagay na bagay ito na watering can para dito sa air part natin na Sakura. Mag-heal na siya plus mag-heal pa yung Sakura. So, parang undying plant na siya. Unheal lang mangyayari. Meron akong example, nilagyan, di ko alam kung di ko pa kasi man na-try, humit yung kalaban ng madami. So, yun din kadami yung pure water mo. So, mag-heal ka dun plus sa Sakura. So, napakagandang combination tong Sakura plus watering can. So, the rest, pareho lang. Tapos, dito naman tayo sa mid support natin.
pareho lang din naman siya nito. So ito yung part niya, no. Sleepless. So 62 damage siya. I mean 60 lang yan eh, kasi plus 2 lang yung ano natin. So maganda lang dito kasi magkaka-shuffle siya ng 1 days, okay? 1 days na card na hindi niya magagamit. Tapos it champ, maganda tong champ. Alam niyo na yan. Tapos itong paborito kong shield na may bleed pag inatake. Scaly spoon reflect 50%. At itong Indian Star, same din, reflect din. Tapos Tiny Dino, katulong sa pag-deal natin ng damage sa kalaban. Tapos, ang ipapalit natin dito, itong Sleepless. So, ang nakita ko dito, hinanap ko na yung pinaka-best na nandito sa marketplace, ay itong Little Owl. Kung makikita nyo dito, 60 damage lang siya. Pero, when played, this Axis Little Owl cards gain 6 damage this battle, cap at 90 bonus damage. So, siguro, ibig sabihin nito, kada play mo nitong Little Owl, magkakaroon siya ng plus 6 kung ilang beses mo siya magagamit. Eh, yung team natin, mga kapatid, minsan, blood mo na, buhay pa tong team natin, hindi pa tayo napipitasan dahil nga, sobrang unleashed tayo. So, sigurado na mangyayari, magiging 90 to. Okay? So, mas maganda siya kaysa dun sa Sleepless. Pero okay lang naman yung Sleepless. Kumbaga, mas lamang lang siya ng mga plus. Konti lang na plus, okay? So, ayun lang. So, 6 minutes na tayo. Gusto ko lang naman i-share. Kasi medyo nagko-collecta pa ako ng ano natin, i-up content natin dito sa Origin. So, ayun lang. So, bago matapos yung game natin, try natin mag-isang game ng live. Okay? So, ito yung rank natin. Nasa board pa lang tayo. So, check natin. So, yung kalaban natin dito, double aqua tapos plant. So, minsan, pag nakakamali ako, natatalo pa ako nitong aqua na itong pre-axie. Pero ngayon, try natin sa distain tong kalaban natin, okay? So, gumamit na siya ng aquatic baby. So, ito, kailangan makalahati mo yung HP niya para di na ito gumana, no? Pero hindi naman natin yung magagawa unless mableed natin siya tapos ilang ulit na machamp. So, yun yung pwedeng posible. Pero kahit hindi na rin, ang gagawin lang natin dito, shield up lang tayo hanggang papuntay natin dun sa Blood Moon. So, meron tayong 2 energy. Pwede tayong mag-shield dito. Okay? Kasi a-atake yan. Or, chinam ko naman kasi wala din, makaka-attack pa rin siya. So ang pinaka the best, Sakura plus shield. So end turn tayo. Na-champ ko nga siya, makakatira naman yung plant tapos isang aqua, so mababawasan yung plant natin. Kaya yun yung mas mabuting decision natin. So yun, nagka-bleed na siya. Tapos nagka-fear pa siya, di iwan ko kung saan galing yung fear, siguro sa card niya. Okay, sa card nga. Okay? So, tayo naman. Dahil nakuha na natin yung Tiny Dino, i-retain lang natin to. Pwede tayo mag-heal, pwede tayo mag-to. So, taunt na lang pala yung cattail. Okay? So, okay. So, ang makikita natin dito, mga kaibigan, meron tayong isang shield. Gagamitin natin to. Tapos, dalawang damage. Or isang heal tapos shield at isang damage. So sa tingin ko, damage na lang tayo kasi nga yung kalaban natin tira ng tira yan eh, di ba? So yung dagdag na 22 HP kakainin lang ng isang card ng kalaban natin. So yun ang gagawin natin. So cactus, okay, cattail, tapos Scaly Spoon. Okay, so yun yung card ng mid support natin dito. So, okay, tingnan natin. Pero kahit hindi ko naman mabili yun, okay lang. Mas ano lang talaga yun, mas better lang talaga yun kaysa dito sa hawak kong Axie. So kung makita nyo, tira ng tira yung kalaban natin, di ba? So, yun yung ano, maganda dito sa aqua.
So wala naman na taunt. So pwede tayo magkotaro. Tapos pwede, shield natin, bonsai lang. So magagamit tayo ng dalawang damage. So ito na lang. Bone sail. Tapos ito, kahit hindi na lang ako tumira, no. Alam ko na. Tiny Dino na lang. Ito, magagamit pa natin 'to, mahahabol pa natin 'to. Tiny Dino natin sa gitna mamaya. So, next round hindi pa naman 'yan mapipitas. So, titingnan natin kung anong magandang gawin dito. Kasi napitas na kagad yung plant natin. Isipin mo kung meron tayong watering can doon. Nag-unlihil sana tayo, di ba? Okay, so nagkaroon siya ng leaf. So, origin 4 HP. Okay. So, dito, shield. Check natin yung shield natin. So, may dalawa tayong shield. Kutaro tayo. Tapos, i-retain na natin to pati ito. So, shield tayo. So, mamaya, magagamit na natin tong Tiny Dino. Mamamax na yan. Tapos, ito, instead na ito, meron siyang 38 shield. Ito na lang. Reflect na lang. And turn. Ah, yeah. Ang sarap ng water. Okay, gumamit siya niyan. Okay. So, ano na yung buhay niya, mga kaibigan. Halos, ayun, sayang nag-gintaso. So, tayo naman. Mas makunat pa yung mid natin kaysa dun sa plant. Okay. So, dahil max na to, pwede na natin to gamitin. Or, pag chinamp kasi natin, wala tayong shield. Okay, oh, di ba? So, Tiny Dino. Pitasin na natin yan. So yung isang card energy natin, gagamitin natin yung favorite nating shield, yung Curved Spine. Sige, hayaan natin siyang umatake. Bali, yung ano ngayon, mga malalakas daw talaga yung ano, triple bird. Pero mga kaibigan, mag-upload tayo nun. Marami tayong triple bird na napalagan gamit itong team natin. So, sa mga disabled or user natin dyan, pwedeng maganda i-partner yung ano, itong God Reptile na champ. O kahit hindi champ, kahit Kotaro din. Maganda siya. So, ngayon tagal niya tumira. Okay, nagkaroon na siya ng bleed. So, ayun talaga yung plano natin. Okay. So, buhay pa yung support natin. Yung tiny dino ng white ni Whitey hindi pa max, so wala tayong magagawa. Magagawa lang natin ngayon ay mag-heal at mag-shield. At ito pa. And turn. So boring naman yung aqua kung hindi titira, 'di ba? Titira at titira yan. At sigurado ako sa 3 energy niya yan, kaunti lang yung may babawas sa atin. At good news, dahil sa bleed, yung buhay niya 125 na lang, pero mag-heal pa yan. Ouch. 180. Nakita niyo yung reflect, mga kapatid, yung buhay nitong gitna niya nabawasan. So tayo naman, it's payback time, di ba? So Tiny Dino, boom, patayin na natin yan ng sleepless. Pug. At hayaan nating tumira tong itong backline axe niya gamit yung favorite shield. Sigayaan natin siya. Pagbigyan natin siya, no. So ang pangalan pala ng kalaban natin, swerte na vlog natin si Tommy. Okay, nag-reflect, nag-bleed. Wala pa lang reflect, bleed pala. So gumamit siya ng XXX na 'yon. Hindi niya tuloy na ano, matagalan pa siya dito. So tayo naman happy na. Excuse me. Bakit happy na? Kasi Tiny Dino 'to. At meron na lang siyang maliit na HP. Pwede na ito tayong mag-ano dyan eh. Mag-pass kung gusto talaga natin. Pwede mag-pass. Okay, so ang gagawin natin, shield. Favorite shield natin. Hayaan natin mamatay siya sa bleed at reflect. Ay, walang reflect pala, no?
So bleed lang yung mangyayari. Pero panalo na tayo dito, mga kaibigan. Gusto lang natin na medyo nag-surrender na. So ayun lang. So ayun lang, mga kapatid, sana nagustuhan niyo yung video natin ngayon. Huwag niyo kalimutan mag-like, mag-comment, syempre at mag-subscribe. So kita-kits tayo sa susunod nating video. Let's go.